priest. There is a name I love to hear. I love to sing its word. It sounds like music in my ear. The sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, because He first loved me. It tells me of a Savior's love, who died to set me free. Tells me of His precious blood, the sinner's perfect plea. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. He tells me what, my Father? It tells me what my Father had in store for every day. And though I dread a dark some path, He'll sunshine all the way. Sabay-sabay natin awitin, oh how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Habang tayo, nagsisipag tayo, mga kapatid. Because He first loved me. Because He first loved me. Hallelujah. Because He first loved me. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon.
Praise the Lord. Amen. Kaya tayo may pagmamahal na naipadadama, mga kapatid, dahil merong unang nagmahal sa atin. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa biyaya niya at salamat lalong higit sa patuloy na pag-ibig na ibinibigay niya sa bawat isa, mga kapatid. Patuloy tayong aawit habang pinaghahanda ko si Brother Nemi sa pangbungad na panalangin. Nawa ay damhin natin ang presensya ng Panginoon habang inaawit natin ang mga kantang ito, mga kapatid. Ito yung mga lumang awitin na maaaring magdala sa atin sa alab ng pananampalataya sa gabing ito. Hallelujah! Pas minar o gentle Savior, hear my humble cry, and while on earth thou art called holy, do not pass me. Once again, awitin natin, pass me not, O gentle Savior. Nawa yan ang maging panalangin natin, mga kapatid. Nawag tayong kaligtaan ng ating Panginoon sa gabing ito. Alalahanin nga tayo sa ating mga kahilingan. Alalahanin nga tayo sa ating mga nasa ng ating puso, mga kapatid. Cry and wallow not earth thou art called holy. Do not pass me by. Amen. Savior, Savior, hear my humble cry, and while on that earth thou art called holy, do not pass me by. Let me at a throne of mercy find a sweet relief. Kneeling there in deep contrition, help my unbelief. Sabay-sabay nating awitin, hallelujah. Savior, Savior, and hear my humble cry, while on that earth thou art called holy, do not pass me by. Trusting only in thy mercy, put thy seek thy face, and heal my wounded broken spirit. Heal my wounded broken spirit. Save me by thy grace. Hallelujah. Savior, Savior, hear my humble cry, while on that earth thou art called holy. Do not pass me by. Last stanza, awitin natin, mga kapatid. Thou the spring of all my comfort, more than life to me. Whom have I on earth
Purihin ka aming Panginoon. Savior, Savior, hear my humble cry, and while on others thou art called holy. Do once again, hallelujah, sabay-sabay nating awitin nang malakas at habang tayo'y nagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Savior, Savior, hear my humble cry, and while on Brother Nemi, hallelujah! Pangunahan mo na po kami. Sabay-sabay natin itaas ang ating kamay sa Diyos. Hayaan mong ihandog natin ang buhay natin ngayon gabi. Banal na aming Ama, narito po kami ang bawat isa sa amin. Ang aming mga puso ay nananampalataya na Ikaw ang Diyos na kasama namin sa gabing ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakaloob mo sa amin ng buhay at lakas sa maghapong ito. Samahan mo po kami, Panginoon, at patuloy na magpahayag ka sa amin. Taglayin namin, Panginoon, ang pagkain espiritual sa aming mga kaluluwa at kami magsilusog at magsilakas habang naghihintay, Panginoon, sa iyong pagpapakita, sa pagpapalit ng katawan, sa buhay na walang kamatayan. Salamat, Ikaw ang aming manggagamot. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming mga alim. Ikaw ang Diyos sa panahon na ito na nananahan sa aming mga buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga ngaral, ang tatayo, Panginoon, na maghayag ng iyong mensahe sa gabing ito. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, alang-alang sa iyong pangalan, makapangyari ang pangalan, Lord Jesus Christ, ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Minsan pa isa pang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Masaya po ba tayong lahat na tayo'y naririto? At kung masaya tayo, mga kapatid, ba't hindi natin batiin ang bawat isa habang inaawit natin ang Let's Talk About Jesus? Amen. Batiin natin sila at kamayan, mga kapatid. Amen. Kamustahin natin hanggang sa pinakamalayong kayang abutin ng ating kamay, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He. The Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus. Let's talk about Jesus. Let all the world proclaim the power and majesty of such a wondrous name. The babe of Bethlehem, the bright and morning star. Let's talk about Jesus. Awitin natin, oh, I want to see Him. Simula na sa first stanza, hallelujah. As I journey through the land, singing as I go, pointing souls to Calvary, through the crimson glow. Many arrows pierce my soul, from without within, but my Lord leads me on. Space there to sing forever of His
God, my Lord, give us a hand and lead whatever be done. Hallelujah. Oh, I want to see Him look upon His face and dare to sing forever of His saving grace on the streets of glory. So best and home at last, ever to rejoice. When in valleys low I look toward the mountain high, and behold my Savior there leading in the fight with a tender hand outstretched toward the valley low, guiding me. Oh, I can see as I onward go. Hallelujah. And oh, I want to see Him look upon His face, there to see forever of His saving grace. Streets of glory, let me lift my voice. Cares so fast and oh, I'm ever to rejoice. For the last time, oh, I want to see Him. Hallelujah. Sabay-sabay nating awitin. Oh, I want to see Him look upon His face, there to sing forever of His saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Cares of past and hope at last, ever to rejoice. Cares of past and hope at last, ever to rejoice. Hallelujah. Praise Your holy name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. O ano kayang pakiramdam, mga kapatid, kapag nasumpungan na natin na minsan pa ang ating Panginoon? Amen. Alam ko na ang bawat sa'yo excited na. Unang bagay yun na gagawin natin, mga kapatid, pag nandun na tayo. At bukod dun, alam ko na hahanapin natin ang ating mga kapatid na nawalay sa atin. Amen. Excited na ba kayo dun sa bagay na yun, mga kapatid? Amen. At lahat tayo, mga kapatid, na nagde-desire, alam ko na one of these days, mga kapatid, ay una nila tayong dadalawin. Dahil sabi ng Biblia, they without us, they cannot be made perfect. Hallelujah. Yan ang isang bagay na sobrang naalala ko sa ating kapatid, Brother Ogi. Mga kapatid, hindi sila mape-perfect kung wala tayo. Amen. At ganun din naman, mga kapatid, sila kung wala ang bawat isa. Hallelujah. Amen. Amen. Sabay-sabay nating awitin, mga kapatid. And when you finally make your entrance to the city, hallelujah, of jasper walls, bright golden avenues. When you behold all its beauty and its splendor, just one request I make of you. Hallelujah. Oh, look for me, for I will be there too.
As you go down your list of prayers, there's no question. You want to see your loved ones waiting there for you. And when you feel you've shared, hallelujah, na lahat na ay nakausap mo na, hallelujah. Nakapakaligaya, Lord. Hallelujah. Amen. Who wants to hear you tell just how you made it true? Hallelujah. Look for me. Panginoon. Hallelujah. Tayo po yung makakaw po na. Amen. Praise the Lord. At sa gabing ito, mga kapatid, ay atin pong tutuloy-tuloy ang ating pananambahan. Pwede tayong sumabay sa pag-awit sa ating mga kapatid na aawit para sa ating Panginoon. Tawagin ko po si Brother Seth and Company na aawit para sa ating Panginoon.
Habang sila po'y lumalapit na dito, ay binabati ko po ang bawat isa ng isang mapagpalang gabi sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Lalong higit po sa mga kapatid natin na naka-tune in sa atin. Kung umaga man sa kanila, ay binabati natin sila ng magandang umaga at magandang gabi din naman sa gabi sa mga oras na ito, mga kapatid. Hindi ko na po mababanggit ang mga bansang yon. Mapagpalain po kayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive.
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Amen. At tayo po'y magpapatuloy na sa ating gawain. At bago ang lahat, ay may mga nakita lang ako na ating mga kapatid na naririto. Ngunit hindi gaano pamilyar sa atin. At higit sila, si Pastor Arevalo ay kasama natin. Ay binabati po natin sila ng magandang gabi sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. At nawa ay kung may sandali tayo mamaya ay kamayan natin ang mga kapatid natin. At yung iba hindi ko po ganong kilala. At nawa ang Diyos ang magpala sa inyo sa gabing ito. Announcements and upcoming events. Announcements sa lahat po ng nais tumulong lalong-lalo na sa mga kalalakihan at mga young people. Magtatabas po tayo ng mga damo at maglilinis sa ating church lot sa Village East sa April 13, 2024, Saturday. Masukal at matataas na ang mga damo doon, magdala lamang ng pantabas ng damo sa lahat ng tutulong. Aalis tayo ng 6 a.m. sharp dito sa church. Please coordinate with Brother Errol. Dadalhin po natin ang Travis. Maximum of 20 persons. Thanks and God bless.
At yung paalala po na yan ay nawa ay lalo kung may mga daladala kayo mga kapatid, mas maganda na sumabay kayo sa ating sasakyan. Kasi minsan mahigpit din yung mga guard doon. Papasok kayo kung may dala kayo itak. Di ba? So mas maigi na nakaservice tayo mga kapatid. And family presentation schedule April 14 on Sunday, Brothers of Apostol and Family, and together with Arnold Apostol Family, Brother Samuel Apostol Family, Brother David Apostol Family, Sister Minga, Sister Juliet Apostol Minga and Family, and Brother Angelo Mangelen, Sister Candy Apostol Family, and Sister Violeta Apostol, and Brother Dennis, Sister Monica, Sister Sarah Apostol Family. At puro Apostol clan po ito. Related din po sa kanila itong susunod. Sister Maring Ulala, Brother Carlos Caloy Ulala Family, Brother Chris, Brother Larry, and Sister Minya Ulala Enriquez Family. Yan po sa nakikita natin sa mga screen. Paalala po yan at lagi rin po nating nakakalimutan minsan na huwag po agad aalis dahil pagkatapos po niyan ay nagkakaroon po ng kaunting picture taking lang din naman. Mabilis lang din po yun kapag nag-aalisan yung mga kapatiran ay nawa po sa mga pamilya na nabanggit ay magpa-picture po muna tayo. Remembrance ba? Di ba? Sayang din yun. Amen. Praise the Lord. And prayer request? Requesting prayers for the successful operation of Brother Aldrin Isidro and Sister Dolores Abelgas is requesting prayers for her husband, Brother LD, who has been suffering from a cough since January. And Brother Butch Donceras is requesting for prayers. Prayers for the healing of Mr. Ronald Pondolanan, who suffers from lumbar radiculopathy, a condition where a nerve root in the lower back becomes inflamed. Since surgery is dangerous, he opted to receive treatment and medication instead. However, he is not showing any signs of recovery. At nawa ay alalahanin natin yung mga panalangin na yun, mga kapatid, lalong higit sa kakailanganin ng operasyon. Amen. Sa gabing ito. At meron pa po ba? Wala na pong ibang mga announcement. At bago po ang ating offering, tatawagin ko po muna siguro si Brother Errol, Brother Rico Ebasco sa paghahanda niya sa kanyang presentation. At ihuhuli na lang natin ang ating offering bago tawagin ang special song natin. Kung nandiyan na po si Brother Rico Ebasco, handa na po ba siya para sa kanilang presentation na naganap sa report po ito, mga kapatid. Presentation report sa kanilang mission sa Catanduanes. Brother Rico? Magandang gabi, mga kapatid. Maiksing report lang po ito, no? patungkol po sa Catanduanes, Birak Catanduanes po. March 15 po yan, noong kami umalis, hanggang 28 po, bali 2 weeks po, mahigit, sa 2024. Sige po, next. Yan po, umalis kami rito ng 5 p.m. At dito, 5 p.m. Sige Brad, tatlo kami, Brother Carlo, ako at si Brother Hansel. Next. At dumating kami ng 7:30. Arrival po yan sa Tobacco Port. And then, next. Yan po. Bago kami tumuloy ng Birak, tumuloy muna kami sa, ano ba yan? Yung kainan ni Brother Rusty. So kumain muna kami diyan, nag-almusal para ma-repress ng konti. Hindi namin inabot si Brother Rusty diyan eh. So nandun siya sa Birak nung time na yan. Sige pa, Brad. Next. Yan, may dala pala kaming mga
cloth ng mga kapatiran dyan, yung mga love gift na binigay ng mga kapatiran. Actually, galing daw yan sa Ukay. Kasi yung mga kapatiran doon, alam mo nyo, yung mga babae na ano pa eh, wala silang mga palda kasi. Kaya maraming palda dyan at pang pantalon, binigay po natin sa mga kapatiran na nandyan. At kasama din yung motorcycle ni Brother Hansel para may service parot parito doon sa mga pupuntahang mga gawain o Bible study para hindi mahirap. At para pagka kukunin yung sasakyan na pinapahiram ni Brother Bong, ay mabilis na makakarating. So, yun po. Donated po yan ng kapatid natin, si Sister Josueng, Brother Samuel, Sister Leia Karandang, Sister Sha, and her mother. Praise the Lord. Tapos sa CPU naman, live stream, donated naman by Brother Hansel. Tripod and camera. So, yan po lahat. Yan yung mga dinala po namin doon sa pangangailangan ng gawain doon at mga kapatiran. So, next. Yan po sana ay kaya ako nagpunta ron para i-check yung sasakyan na yan. Kasi gagawin. So, nung nakita namin ay masyadong nahubaran na. Wala na yung mga, napakarami ng kulang eh. So, ang dami nang aayusin. At isa pa, malaking problema, wala siyang papeles. Magawa man siya, so hindi siya mairirehistro. May mga checkpoint pa naman doon. Diba? So, delikado. Kaya nagpasya na lang kami, pinaabot natin kay Pastor, ibinenta na lang. Bali, junk shop na ang kinalabasan niyan. So, nakakahalaga lang siya ng 16,500. So, kesa naman siya hindi magamit, ibinenta na lang po natin. So, pangdagdag. Pero, nag-provide ang Panginoon ng pambili ng sasakyan, mga kapatid. Ano? Actually, nakabili na po tayo. Hindi ko lang alam kung may picture dyan. Iko-condition ko na lang po yon. Bali, by 27 pala, tutulak na kami papuntang Catanduanes para ihatid yung service nila. Napakahirap po ng kalagayan ni Brother Hansel dun. So, kailangan niya ng matinding prayer nyo. Natin lahat. At isa pa, katulong pala. Diba? Sana may hupuin ng Panginoon. Praise the Lord. Actually, yan ay donated ni Brother Bong, ano? Pero pinaalam din natin sa kanya na ganun nga ang sitwasyon, so pumayag naman siya. At napakabait ni Brother Bong. So, kumbaga, marami na siyang naibigay na pera, kumbaga. Pero okay lang sa kanya dahil yun naman ay sa Panginoon. Purihin ng Panginoon, no? Bless nawa si Brother Bong sa kanyang desire. Next, Brad. Saturday din po ay nag-setup din kami nung time na 'yan si Brother Hansel. Namin kami yung keyboard na ibinigay ni Sister Pretty May at Brother Third sa Catanduanes. Sinetup po 'yan ni Brother Carlo para maging maayos ang music nila doon at services na gaganapin. Next po. March 17, Sunday po, Sunday service. Ang song leader natin dyan, ang MC natin dyan ay si Brother Buds Tatel. So, nag-Bible study po ako dyan eh. Walang title ano na nilagay. So napag-usapan po namin nung time na 'yan ay yung patungkol sa doing God's service without his will. Kinote ko dun sa prophet na
ang aming title ay motion, religious motion. So, tapos ang preaching naman ni Brother Hansel ay, ano nga ba yan? Ricardo. So, yan, ano? Yan, heavenly citizenship. Makalangit na pagkamamamayan. So, maganda ang flow ng gawain namin dyan. At responsive naman yung mga kapatiran. Patuloy natin sila ipag-pray, ano? Kasi nakita ko kasi na meron talagang tinawag sa lugar na yan kasi may pagsubok eh. Di ba? Pag tinawag ka kasi may pagsubok, nakalakip yun. Di ba? Kung walang pagsubok eh, wala, hindi yun, ano eh, hindi siya epektibo o tinawag. Next, Brad. Yan. Nag-picture taking kami, pinagawa ni Brother Hansel yung dalawang ano na yan. Yung stature of a perfect man at saka yung seven church ages. Yan yung na-accomplish, no? From March 18 to 19. Basahin ko lang. Teka. Buti na lang kasama namin si Brother Carlo. Maraming ginawa si Brother Carlo doon. Nag-install ng land cable sa second floor to the sanctuary. Tapos inayos niya yung live stream para gumanda. At ano pa? Nag-setup din siya ng desktop computer para sa live stream. At ayun. Yung printout nga pala, yun, dalawang yan na printout na stature of a perfect man at saka seven church ages. Purihin ng Panginoon. Next. So Wednesday, nagkaroon kami ng prayer meeting. March 19 naman, 2024. At MC dyan si Brother Rafi. Tingugan. At ang iyong lingkod naman ang naging preacher. So, next ulit. Friday naman, nagkaroon kami ng Bible study. Isang beses lang kami nagkaroon ng Bible study dyan kasi mga busy yung mga kapatiran eh. So, Lord willing, sa mga susunod na mga panahon, magkakaroon na ng maraming mga Bible study. At si Brother Hansel ang nag-take over. Nag-MC dyan si Brother Carlo. At purihin ng Panginoon, naging matagumpay. At next. Yan. Pag Saturday naman, may mga practices yung mga kabataan. Yan sila, no? Sa yung mga nasa picture na yan. Para kinabukasan, maging prepare sila sa gawain. So, Sunday service, March 23, 2024. Praise God. Next, yan. Sunday service, 2024. Sunday yan, nag-MC si Brother Carlo. At ang iyong lingkod naman, nag-Bible study din. At ang title ko naman dyan, hindi nailagay, ano? Isipin ko. Yung ano, Worshiping Satan. Kinote ko dyan yung revelation, ah, yung sa Synagogue of Satan. So, yan. Naging matagumpay na gawain at ang preacher natin dyan ay si Brother Hansel. Ang title niya ay Revealing God's Three-Purpose. So, nagagalak ako sa mga kapatiran dyan. Yung mga matatanda, responsive sila.
At pagpatuloy natin silang lumago sa ating Panginoon para sabay-sabay tayong kunin ng Panginoon. Wednesday prayer meeting. Ah, ito pala yung ano, worshiping Satan, no? Nagkabalik dito. Pasensya na kayo, ha? Punong-puno kasi yung isip ko ng mga, ano eh. Mga pagsubok, eh. So, Wednesday, prayer meeting, MC, si Brother Hansel. Ah, tama. Noong time na yan, kasi walang ano, anong tawag dyan? Walang dumalo na physical. Live stream kami. Tatlo lang kami dyan eh. No, ang hirap palang mangaral na walang tao. So, pero in-imagine ko na lang nakaharap ko sila para ganahan ako. Pero sa awa ng Panginoon, naging matagumpay ang gawain. So yan ang title namin, Worshiping Satan. Yan ay mahal na araw. March 27, 2024. Next. Yan, nag-outdoor kami bago kami umalis. Hindi pa sana kami aalis niyan eh, kasi si Brother Hansel kasi kailangan niya ng umuwi. At kailangan niyang kunin yung kanyang laptop para sa kanyang work. Kaya bago kami umuwi ng 12 PM, actually nakabook na kami niyan. Pero bago kami umalis ay nag-ano muna kami, morning, nag-outdoor muna kami. At marami rin hindi nakasama, gawa nung, alam niyo na, walang financial ang problema eh, palagi eh. So, kailangan nila magtrabaho. At yung iba naman ay nakapunta, so, kukunti lang kami dyan. Pero, natupad yung outdoor namin. Nagkaroon kami ng sharing dyan eh. Magandang sharing, tanungan. At naging matagumpay. Purihin ng Panginoon. Next, March 28 nga pala yun. Ito yung departure namin. Pagkatapos ng aming outdoor, tumulak na kami going to Manila. So, 3 PM po kami nakaalis, 28. Nagbiyahe kami to port hanggang inabot kami ng ano, almost 12 hours. O, 11 pala. 11. To Manila. Yan. Next. Napakaganda ng view dyan. Very refreshing. No? Makakatanggal ng makakalimot ng problema pansamantala. Pero pag wala ka na sa lugar, isip mo na naman yung problema. Oh, so yan, to God be the glory, yan po ang matagumpay na naging pagdalaw namin sa Catanduanes. Always remember po ang Catanduanes, patuloy silang magpalain ng Panginoon o suportahan. At kailangan doon ng mga manggagawa, mga kapatid, katulong ni Brother Hansel. Napakahirap po ng kalagayan kasi siya ay parot-parito. Magtatrabaho, parot-parito. So, mahirap, no? Kaya nakita ko yung ano niya, kalagayan na kailangan niya ng katuwang, no? Para sa gawain. Purihin ng Panginoon. Hindi po nailagay yung ano, yung sasakyan, no? Yung picture. Siguro next time na lang. Pero okay pa ang sasakyan, maganda. Hindi siya masyadong gamit. Kaya magandang gamitin sa ano, sa outreach para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Binabalik ko na kay Brother. Salamat po, Brother Rico, sa napakagandang testimony sa naganap na mission. At tayo po yung magtutuloy-tuloy na habang inahanda ang awitin, I Could Never Outlove the Lord. Amen. At tinatawagan ko si Brother Mark Paul para sa pangunguna sa panalangin sa ating mga kaloob, mga kapatid.
Diyos namin na kataas-taasan at dakila sa lahat, lumalapit kami sa iyo, Panginoon, upang magbigay ng aming pasasalamat, magbigay ng aming mga tinatangkilik, magbalik kami sa iyo, Panginoon, ng pagpapalang ibinigay mo sa amin, Panginoon. I-bless mo ang bawat kamay na mag-aabot sa iyo, Panginoon, ng may kasiyahan at galak, Panginoon, upang suportahan ang gawain dito sa dako ng Elect Bride Assembly Pasig, Panginoon. And Lord, alam namin, Panginoon, na ang bawat sentimo na ito ay may kabuluhan sa iyo, Panginoon, at ginagamit mo, Panginoon, upang maabot ang kahuli-hilingang binhi, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang mga business ng bawat isa. Ganun na rin po, Panginoon, sa mga nagtatrabaho, ang kanilang mga kumpanya ay pagpayain mo rin, Panginoon. And Lord, maliit man o malaki, Panginoon, ang aming binibigay ay ito ay nakikita mo lahat, Panginoon, kaya itinataas namin sa iyo ang lahat ng bagay na ito sa iyong matamis na pangalan, Lord Jesus Christ, let me pray. Amen. Hallelujah. I want to live the way He wants me to live. I want to live the way He wants me to live. I want to give until there's just no more to give. I want to love till there's just no more love, and I could never ever outlove the Lord. I want to love till there's just no more love. And I could never, ever outlove the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon sa gabing ito. Amen. Salamat sa mga kaloob na ibinigay niya sa atin, mga ikapu na ibinigay niya sa atin, mga kapatid ng panandalian, para rin naman ibigay sa Kanya ang parangal. Hallelujah. At maghahanda ng mga special song na awit sa gabing ito. At nawa ay handa na rin po ang bawat isa. Maaari nating i-turn off ang ating mga cellphone, o kung hindi naman ay paki-silent na lang, mga kapatid. At pagpalain nawa lahat tayo ng ating Panginoon.
Of this civilization.
organization. I'm sowing where God's acres stand. 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 Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. Magandang gabi sa pangalan natin, Panginoong Jesus. Good to be back. At kami po ay nagpapasalamat sa inyong prayers. Ang team namin ni na Brother Micah at saka Brother Jerry na pumunta sa Bohol. Para sa camp meeting nila doon. Ito po ang second camp meeting na ginanap doon sa Bohol. At ito po ay naging napaka matagumpay. Sa Sunday po ay magre-report si Brother Micah. Hinilingan ko siya na mag-report tungkol sa aming biyahe doon sa Bohol. So, yun lang po ang gusto ko sabihin ngayon. Pinagpala ng Diyos. At I believe, higit po kaysa doon sa in-expect namin ang ginawa ni Lord. Amen sa gawain dun sa Bohol at sa mga kapatiran. At muli ay nagpapasalamat sila. Amen sa inyong patuloy na suporta at panalangin para sa kanila doon. Salamat sa mga workers natin, Brother Rico, ganun din si Brother Carlos sa pag-alalay sa Catanduanes. Talagang mahirap po sa pasimula ang mag-establish ng church. Pero naalala ko 20 years ago, ganyan din po kami sa Bohol. 20 years ago, amen, isa lang po yung church doon. Pero after 20 years, meron ng limang church doon na na-established. At may camp meeting na sila. Amen. Camp meeting among themselves. At Lord willing, mag-extend sila ng invitation sa iba pang mga kapatiran sa mga karatig na isla. Actually, sina Brother Anel ng Leyte ay nakarating. Si Brother Errol ng Samar ay nakarating. Brother Ernel po ay nagsama ng mga kapatiran, pero si Brother Errol po ay tinignan niyo muna yung daan papunta ron para next time maisama niyo na po mga kapatiran at alam niya kung ano yung pinakamainam na daan para madaanan nila pagdating ng pagkakataong yun. So, purihin natin Panginoon, malakpakan natin siya sa kanyang amen, kabutihan at katapatan. Hallelujah. Awit muna tayo para mabagong order ng gawain bago ako magbasa ng kasulatan. Amen. Sino mo masaya ngayong gabi? Amen. Ayun. Amen. Nasa ating po lahat ng dahilan para maging masaya. Kaya huwag kayong mag-isip ng mga dahilan para malungkot. Diba? Tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon ngayon. Totoo ako, makasama ating mahal na kapatid, Brother Nestor Arevalo. Matagal na panahon, hindi natin siya nakapiling, pero salamat kasama natin siya ngayon. At marahil magiging simula ng madalas na fellowship. At pinagpipray natin na makasama natin ang kanyang mga kapatiran, ang congregation niya, amen, sa mga darating na gawain, joint fellowship marahil. Amen. Nagaganapin dito kaya sa camp meeting. Yan po ang aking prayer. Amen. Praise the Lord. Taga rito po yan originally. Para Nestor. At tutuwa tayo na amen. Muli siyang makasama sa ating pananambahan. Pwede ba natin awitin yung Here Comes the Bride? Kasi may kinalaman dyan yung aking konti exhortation. Di po ako nag-aalala sa oras. Maiksi lang kasi ang ating exhortation para sa gabing ito. What a celebration on that day. You know it can't be far away.
glorious time. Here comes the chosen ones. Here comes the ransomed ones. Angels set aside. For here comes the bride. Angels set aside. Happy day. It is a glorious age that we're living in. It is the bright age of the Brother Branham. And it's the golden age of all ages. Hallelujah. So, amen. Walang dahilan para amen tayo malungkot ngayong gabi. Buksan natin ating mga Bible sa Exodus chapter 19 habang nakatayo tayo. Simula sa verse 3 hanggang 6. Sabi ng kasulatan ay ganito. And Moses went up unto God, and the Lord called unto him out of the mountain, saying, Thus shalt thou say to the house of Jacob, and tell the children of Israel, Ye have seen what I did unto the Egyptians. Number one, what I did unto the Egyptians. Number two, and how I bear you on eagle's wings. And, dito sa hinighlight kong portion, ipapakita sa inyo ng scripture kung anong dahilan bakit una ay nilupig ng Diyos ang mga kalaban ng Israel, ang mga Egyptians. Pagkatapos ay sabi sila ay pinasan sa kanyang malaagi lang mga bagwis. Alright? Ang purpose nun ay ang to bring them unto himself. Dahil ang sabi dito, and brought you unto myself. Praise the Lord. Next. Now therefore, if you will obey my voice indeed and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. And ye shall be unto me a kingdom of priests, plural. Ibig sabihin, hindi lang po yung mga leaders nila ang magiging saserdote. Ang gusto ng Diyos ay gawin silang lahat na saserdote. Alright? Maging isang kaharian sila ng puro saserdote. Kita niyo yun? And a holy nation, these are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Hallelujah. May the Lord add his blessings to the word. Amen. Ang ating title ngayong gabi ay The Purpose of It All. The Purpose of It All. At ang ating subtitle ay Seeing and Aligning with God's Purpose. Pag nakita niyo yung layunin ng Panginoon,
Amen. Dapat ay ilinya nyo ang lahat ng kung ano kayo at kung anong mayroon kayo at kung anong plano nyo, amen, sa layuning yun. Amen. Pag nakita nyo ang layunin, ilinya nyo ang inyong sarili sa layuning yun. Right. Magpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Mari tayo magsipo ngayon gabi. The purpose of it all. Pag sinabi mo, the purpose of it all, ano ba talaga ang layunin sa lahat ng nangyari? Sa lahat ng ginawa mo, Panginoon? Ano bang talagang layunin ng mga karanasan natin sa buhay bilang mga mananampalataya? Ano bang layunin ng mga nangyari sa kasaysayan ng iglesia, sa church ages? Ano bang layunin ng pagkatawag sa mga propeta, pagkatapos ay mga sakripisyong kailangan nilang daanan, yung martyrdom, anong layunin ng mga persecution na dinaanan ng mga believers? Bakit kailangan mangyari yung mga nangyaring yun? Diba? Kung hindi mo alam ang layunin, baka ikaw ay manghinawa. Baka ikaw ay maubusan ng sampalataya sa Diyos. Why? Because hindi mo alam kung anong layunin ng lahat na ngayon. Pero kung alam mo ang layunin, amen, kakayanin mong tiisin. Dahil nakatingin ka doon sa layunin na ipinakita ng Diyos sa iyo. Amen? Kaya nga sabi sa Biblia, di ba? For the joy that was set before Him, Christ endured the cross. Amen? Despising the shame. Bakit? Kasi alam niya yung layunin ng lahat ng dinadaanan niya. Alam niya ang layunin ng krus. Alam niya ang layunin ng kahihiyan na kailangan niyang, amen, daanan. Hallelujah. Yung joy na yun, yun po yung kanyang layunin. Amen? Na-accomplish. That's why it's already a joy. Dahil dun sa harapan niya, nakita niya yung layunin na natupad niya. Nakatingin siya dun sa katuparan ng layunin ng lahat ng kailangan niyang daanan. Hallelujah. So, ang sabi ng ating propeta, what's that joy? It's the bride. A glorious church without spot or wrinkle. Dahil nakita niya na yung bride ay mailalapit sa kanya. Yung bride ay madadala sa kanya. Kaya, pinawit ko sa inyo, here comes the bride. Because that's the purpose of it all. Alright? That's the purpose of it all. Hallelujah. Kung makikita nyo dito, sa pagitan ng mga dakilang mga gawa ng Diyos at saka dun sa establishment ng Old Testament, ay naglagay ang Diyos, nagbukas ang Diyos ng isang maliit na bintana para masilip natin ang layunin ng mga yon. Una, yung mga dakilan niyang gawa. Alright? And then, yung batas, yung mga utos, yung tipan. I mean, may layunin yun. At yun ay kanya ipinakita sa gitna. Nakita niyo ba yun? Babalikan natin sandali para makita niyo yung sinasabi ko. Alright? So verse 4, you have seen what I did unto the Egyptians. Ang sabi niya, yung eksena kasi, tinawag niya si Moses, at pagkatapos sabi niya, Moses, sabihin mo ito sa bayan ko. Nakita niyo ang ginawa ko sa mga Egyptians. Alright? Pagkatapos ay nakita niyo kung paano ko kayo pinasan, amen, sa mga bagwis ng agila. In other words, nakita niyo kung paano ko kayo pinagtanggol. Nakita niyo ang dakilang mga gawa na ginawa ko, amen, sa harap ng inyong mga kalaban. Nakita niyo kung paano kayo inalagaan dahil pinasan sila, kinalinga sila ng ating Panginoon. Hallelujah! Binantayan sila. Binigyan sila ng mga damit na hindi kumukupas. Think about it now. Binigyan sila ng mga tsinelas na hindi napupudpod. At ang sabi, kung nanatili silang sumusunod ng may katapatan kay Moses, amen, hallelujah, na hindi magkakasakit ang sino man sa kanila. Talk about bearing them on eagle's wings. Alright? So napakaraming mga dakilang gawa ang ginawa ng Panginoon para sa kanyang bayan. And then, pagkatapos ang sabi, kung magiging tapat kayo, amen, at susunod sa aking tinig, magiging tapat kayo sa aking tipan. So dito, pinapaunahan na sila ni Lord dahil after Exodus 19, if you remember, Exodus 20, dyan na sasabihin yung 10 utos. Dyan ay establish yung mga kautusan. Diba? Yung mga alituntunin ng tipan at lahat.
So yun ang sinasabi niya, pinapaunahan na sila na may tipan ako i-establish kung magiging tapat kayo doon. Amen. Ang magiging resulta naman ito ay magiging mga kaharian kayo, magiging kaharian kayo ng mga saserdote. Alright? Mamaya makikita niyo ang koneksyon nung praise the Lord, nung layunin dito sa verse 4 at saka yung pagiging saserdote nitong bayan ng Israel. So sa gitna nun, maraming mga dakilang gawa at ng tipan. Sa verse 4 ay makikita nyo ang layunin talaga ni Lord. Ang sabi, "You have seen what I did unto the Egyptians and how I bear you on eagle's wings and brought you unto myself." Nakita nyo yung layunin? Ang tunay na layunin ng lahat ng iyon ay ang ano? Madala ang bayan sa kanyang sarili. That's the purpose of it all. Maging yung parating na tipan. Amen. Ang layunin ay dalin sila sa kanyang sarili. Amen. So yung himala, hindi po yun ang end purpose. Amen. Yung pagkagabi ng mga kalaban, hindi po yung dulo ng layunin ng ating Panginoon. Yung pagka-establish ng batas, hindi po yun ang pinakalayunin ng Panginoon. That should only lead them to Himself. Pero ang tunay na layunin ay nasa gitna. Doon sa maliit na window, hallelujah, pinahayag ni Lord, ang tunay na layunin ko sa lahat ng yan. Ang layunin ko, ang pakay ko, ay ano, madala kayo sa aking sarili. Ang gusto ko ay magkaroon kayo ng buhay na relasyon sa akin. Magkaroon kayo ng personal na relasyon sa akin. Kaya gusto kong madala kayo sa akin. So ang sinasabi dito ng scripture, you can witness all kinds of mighty acts of God, pero maaring wala kang relasyon sa Kanya. Naintindihan nyo? Maaring ikaw ay makaranas ng mga himala. Maaring ikaw ay makaranas ng kagalingan mula sa ating Panginoon. Maaring, praise the Lord, maramdaman mo ang proteksyon at lahat at pagpapala ng ating Panginoon. But still, amen, ang layunin lang yan ay dalhin ka sa isang buhay na personal na relasyon sa Panginoon. Pagka tumigil ka sa himala, amen, ikaw ay na-preoccupied sa himala, amen, you miss the very purpose of it. Kapag ikaw ay natigil sa pagpapala, na nagumon ka sa pagpapala, na doon mo na binasi yung katawagan ni Lord sa iyo, na pagka ikaw ay naghihirap at nagigipit, eh, parang hindi naman talaga ako anak ni Lord. Kala ko nung nakaraang linggo, anak ako kasi nagpapala. Why? Amen. You are missing the very purpose of it. Intindihan niyo yung ibig sabihin? Hallelujah. Yung mga dakilang gawa ni Lord, it's not the purpose. Pag na-miss mo yung purpose, you might get hung up on things, on the details in between. Diba? Pag sinabi mo you're hung up on the details, sabihin mo yung nga, ikaw ay magugumon, ikaw ay masasabit. Diba? Hindi ka makakasulong. Kaya ang ganda nung awit ni Brother, sino ba yung nag-special song kanina? Brother Lemuel, di ba? Kailangan patuloy tayong sumusulong from faith to faith, from glory to glory. Bakit? Kasi alam natin yung layunin. Hindi tayo humihinto dahil lang sa meron tayong nakasalubong na pagsubok. Pagkatapos ng pagpapala, tayo sinubok at tayo napahinto. Bakit? Kasi we don't see the purpose. Pero kung alam natin yung layunin natin, hindi tayo ihinto sa pagsubok. Magpapatuloy tayo. Alam natin yung direksyon. Alam natin yung dapat natin puntahan. Alam natin yung inaasahan natin dahil nasilip natin yung layunin ni Lord. Oh God. Help us. And the purpose is, amen, to bring you unto Himself. Yan ang sinasabi ni Lord. To bring you unto Himself. Hallelujah. So you see, importante na makita ang layunin. Alam niyo ba na sa mga panahong ito, sa eksenang ito na ating tinutunghayan, lumipas ang mahabang panahon, daan-daang taon, bago muli nasaksihan ng mga tao ang ganitong klase ng manifestasyon ng kapangyarihan ng Diyos. After 400 years, after 300 years, alin, saka lumitaw ang Diyos. And He dealt with Israel. Nagsugo siya ng, amen, propeta na pinahira niya, pinili niya, at ginamit niya yun para ipakita kung gano'n siya kadakila, kung gano'n siya kakapangyarihan.
amen, sa harap ng milyong-milyong tao, 2 milyon. At maliban sa bayan ng Diyos, sa mga Egyptians, pinakita niya ang kanyang kalulatian. Amen? Praise the Lord. Naniniwala ako na yun ay tipo ng nangyari sa ating panahon. Wala pa pong panahon na katulad ng panahon ngayon maliban sa panahon ito. Wala pong panahon na nangyari na katulad noon. Amen. Kesa sa nangyari sa panahon natin nung isugo ni Lord ang propeta sa ating panahon. At muli nakita ang kapangyarihan ng Diyos. Muli ang kalulatian ng Diyos sinakita ng milyong-milyong mga tao. At naipahayag ang kapangyarihan niya sa paraan na hindi naipahayag sa loob ng mahabang panahon. Naintindihan niyo ba ako? At ang Diyos, pag gumawa siya ng dakilang gawa, remember this, pag gumawa siya ng dakilang gawa, may layunin sa likod nun. Because God is a God of purpose. Hindi siya gumagawa ng anumang bagay ng walang dahilan. Dahil sa wala lang siyang magawa nga ito. No, meron siyang gustong marating. Meron siyang gustong ma-achieve. Can you say amen? Sa lahat ng kanyang ginagawa. So hindi siya, he doesn't do anything just to fill up time or just to impress, you know, the world, just to show off. Para ipakita niyo kung gano'n ako galing. No, meron siyang malinaw na layunin sa lahat ng kanyang ginagawa. Hallelujah. At anuman ay kailangan niyang gagawin niya para lang matupad yung layunin yun. Sa bawat panahon, meron siyang dakilang layunin. Diba? May achievement niya na gusto, may achievement siya na gusto niyang matupad. At importante sa atin na malaman yun. Alright? Importante, hallelujah, na makita natin ang layunin ng Diyos sa ating panahon. Are you following me? Alright? Please don't do unnecessary movement. Nadidistract ako. Alright? At i-focus nyo ang inyong attention sa akin. Hallelujah. So, please, yung mga bata, huwag natin kaya maglalabas-pasok dun sa prayer room o dun sa cry room. Alright? So, kailangang makita natin yun. Kung hindi ay mag-aaksaya tayo ng ating sakripisyo. Mag-aaksaya tayo ng ating panahon. Mag-aaksaya tayo ng ating finances. Lahat ng ating gagawin mo, wala nang kabuluhan because amen, we miss the very purpose na gusto ng Diyos na makita natin, na gusto niya ma-achieve sa ating panahon. Dahil yung layunin niya ay nakalink sa inyong personal life. Tandaan niyo yan. Diba? Natanong niyo ba yun? Anong dahilan bakit nandito ko sa ibabaw ng lupa? Para maintindihan niyo kung bakit nandito kayo sa ibabaw ng lupa, kailangan malaman niyo ang layunin ng Diyos. Dahil yung existence niyo, kung kayo pinili ni Lord, kung kayo anak ni Lord, ay nakalink sa layunin niya for this age before the foundation of the world. Alright? So gagawin niyang lahat para maabot yung achievement na yun na gusto niyang maabot. Yung layunin na yun. Hallelujah. So, ginawa niya yung mga dakilang gawa to grab our attention, but there's always a purpose behind these mighty acts. Hallelujah. So, kailangang maintindihan natin kung anong layunin. At let me declare tonight na yung layunin ng Diyos na sinabi sa Israelita ay yun pa rin ang kanyang layunin sa ating panahon. Yun ang layunin niya before the foundation of the world. Ang pinaka sumatotal ng dahilan ng lahat ng ginawa. Yung redemption's plan niya, ang pinakalayunin ay nakalagay doon sa binasa nating scripture kanina. Ano yun? Ang dalin tayo sa kanyang sarili. Oh my. Ang dalin tayo sa kanyang sarili. So, huwag niyong kakalimutan yan. Hallelujah. Maraming mga tao, kagaya na sabi ko kanina, hindi sila makaget over dun sa mga nangyari sa history. Bakit? Kasi hindi nila alam
ang layunin ng mga pangyayari. May mga tao na hindi maintindihan kung bakit hinayaan ni Lord na mamatay ang 6 million Jews noong panahon ng Holocaust. 68 million Protestants, Christians. Amen. Sa panahon ng persecution sa mga believers. 'Di ba? Ang sabi nila, anong klase ng Diyos yung pinaglilingkuran niyo? Bakit naniniwala kayo dyan sa Diyos niya? Pinili niya yung bayan pagkatapos hinayaan niya na mamatay lahat at sila salaulain. Amen. Amen. Ang mga tao, nakatulad ng nangyari sa kanila. Diba? Tinanggalan ng dangal. Nirape ang mga kababaihan. Hallelujah. At ang kanilang mga anak ay pinagpapatay. Amen. Hinugot ang mga baby sa tiyan nila at pinakain sa aso at sa leon at lahat. Amen, lahat ng klase. Amen, ng persecution dinanas nila. Pagkatapos ang Diyos ay nagalukip-kip lamang, minasdan kung paanong pinapatay yung mga pinili niyang mga anak. Pagkatapos naniniwala kayo, kaya hindi sila makapaniwala sa Diyos. Kaya hindi nila matanggap na may Diyos. Bakit? Hindi nila alam ang layunin. Kaya mayroong mga tumitigil sa paglilingkod. Bakit nangyari sa amin ito? Pagkatapos na tumanggap sa mensahe, yun ang sinasabi ko, delikado na hindi mo makita ang layunin, amen, sa lahat ng hinahayaan ni Lord na mangyari sa ating buhay. Maraming tumalikod kasi hindi nila alam ang dahilan, amen, ng persecution. Hindi nila alam ang dahilan ng saway. Bakit ako sinasaway? Bakit kailangan magdamit ako ng ganito? Kaya nagiging mahirap yan kasi hindi mo alam ang layunin. Bakit kailangan umiwas ako dito? Bakit kailangan ingatan ko aking sarili at maging kakaiba ako dun sa mga kaeskwela ko at sa mga kaopisina ko? Pag hindi mo alam ang layunin, mahihirapan ka, magsasawa ka, at mag-give up ka. Pero kung mahayag ang layunin ni Lord sa'yo, kahit anong hirap, kahit anong gusto ipagawa ni Lord sa'yo, eh, dahil nakatingin ka dun sa layunin at lahat ay nililinya mo dun sa layunin. Ang layunin nito ay ang madala ko sa Diyos. Maging kaisa ko ng Diyos. Amen. Matubos ako ng lubusan. Dahil yun ang tunay na redemption. Galing tayo sa Diyos. Babalik tayo sa Kanya. Can you say amen? Hindi siya titigil hanggang tayo ay maibalik ng lubusan sa Kanyang sarili. So, hindi mo kayo titigil sa himala. It's not the purpose. Meron mga tao na sign seekers, miracle seekers. Amen. Lahat ng klase ng himala, nakita nila, pero hindi pa rin nararating si Kristo. Naintindihan nyo? Why? Kasi sila'y na-preoccupy dun sa details. Diba? Pag meron kayong destinasyon na gustong marating, pagkatapos ng daming tanawin sa daan, naman kayo na naglalakbay, praise the Lord, hindi kayo makakarating kung lahat, you know, tinitignan nyo at lahat inuusisa nyo. At praise the Lord, baka makalimutan nyo, kailangan nyo pang bumiyahe, hindi pa kayo nakakarating. Bakit? Kasi kayo ay nalibang na dun sa mga nakikita nyo sa daan. At pag hindi kayo nakarating sa tamang panahon, amen, doon sa destinasyon. Kung sasakay kayo, for example, ng barko, amen, maiiwan kayo ng barko dahil na-preoccupy kayo doon sa magagandang bagay o sa hindi magagandang bagay na nasa daan. Ang inyong layunin ay makasakay doon sa barko. At alam nyo, malapit nang umalis. Malapit nang, amen, hallelujah, umalis yung barko na aking sasakyan. Kaya hindi ka papayag na ikaw ay ma-hang up. Can you say amen? Ikaw ay mabitin. Ikaw ay may stuck up sa anumang bagay na makikita mo sa daan. Dahil yung binayad mo, yung sacrifice mo, yung iniwan mo, mawala ng kabuluhan lahat pag hindi mo inaabot yung purpose ng biyahe. Hallelujah. Mm-hmm. Papakita ko sa inyo sa scripture na ito ang layunin niya para sa atin. Genesis chapter 2 verse 21. Mga pangyayari, akala natin basta lang nangyari, pero ito ay nangungusap tungkol sa atin at sa akong gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Gusto niya ma-accomplish sa ating buhay. Alright, Genesis 2:21. Sabi dito, and the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs
and close up the flesh instead thereof. Sabi, ang Panginoon daw, pinatulog niya si Adan. That's Calvary right there. Amen. Dahil sa message, alam natin, ito yung punong-puno ng katotohanan. Amen. Ito po ay ebanghelyo right there, summed up in a verse. Diba? Pinatulog si Kristo, the second Adam, doon sa Kalbaryo. Anong layunin? Para mahatak, para makuha ang nobya sa kanyang tagiliran. Tama ba? And he slept, and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof. Amen? Verse 22, and the rib which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man. Sa madaling sabi, lahat ng ginawa niya, yung operasyon na pinagdaanan ni Adan at ang ginawa ng Diyos kay Adan, ang pinakalayunin ay ano? Upang yung babaeng nasa kanya dati ay mailabas ni Lord at pagkatapos hindi tumigil doon, siya ay madala sa kanya. Hallelujah. Yung babaeng ginawa niya ay dinala ng Diyos kay Adan. Nangyari na yung Kalbaryo. Nakatulog na si Kristo sa Kalbaryo. And you know, Christians sing about it. Diba? They preach about it. Amen? Pero hindi nila na-recognize yung tunay na layunin. Diba? Praise the Lord. Ang tunay na layunin, ano? Para madala yung nobya na lumabas sa kanyang tagiliran. Yung elemento na bubuo sa nobya ay nanggaling sa Panginoong Jesucristo mismo. Can you say amen? And for seven church ages, kinolekta ni Lord lahat ng bahagi ng kanyang nobya. Can you say amen? Ephesians. Hanggang sa Laodicea. Amen. Kinuha ni Lord lahat. Hallelujah. At ang layunin niya sa dulo ay ang dalin siya. Pag nakolekta niya na ang buo, hallelujah, ay dadalin siya kay Adan, sa lalaki. And then ang sabi, and Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Sino ang nag-identify dun sa babae? Yung lalaki mismo. Nung dalin sa kanya, sabi niya, ito'y laman na aking laman, buto na aking buto. Tatawagin ko itong woman, ito'y galing sa akin. Ito ang nobya ko, ito yung asawa kong babae. Naintindihan niyo ba? Amen. Yung mag-identify mismo ay yung asawang lalaki. Kaya yung parte niyon ay dito sa ating panahon magaganap. Nangyari yung pagtulog niya sa Kalbaryo, nangyari yung pagkuha sa nobya through the ages, pero yung presentation ng nobya at identification ng nobya ay dito magaganap sa atin at kailangan yung lalaki narito. Otherwise, amen, hallelujah, wala, hindi matutupad yung ating shadow. Kaya kailangan yung second Adam may bumaba at siya mismo sa pamamagitan ng propeta ay mag-identify. Hindi yung mga Pentecostal ng bride, hindi yung Baptist, hindi yung Katoliko, hindi ang mga denomination, but this bride, hallelujah, yung mananampalataya sa purong salita ni Lord, sa mensahe ng huling panahon. And she's glorious, without spot, without wrinkle. She's sinless. Amen. This is my bride. Sino na-identify? Si Christ mismo na bumaba sa ministry ng ating propeta at siyang nag-identify sa atin. Naintindihan niyo? Why? Because that's the purpose of it all. Sipin niyo lahat ng nangyari. Lahat ng persecution. Lahat ng sakripisyo ng mga dating believers. And it's for this purpose, para tayo sa huling panahon ay madala kay Kristo. Maipresenta bilang, amen, malulahating nobya. Walang duhit, walang dungis, walang kulubot, walang kapintasan. Right? Amen. At malugod si Kristo, sabihin, this is my bride. Hindi siya ikinaya ni Adan. Wala siya nakita anumang amen, kapintasan sa kanya. Alright. At sabi sa verse 24, therefore,
shall a man leave his father and his mother, and she shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. In other words, this is a marriage union. Amen. Dito in-establish ng Diyos ang marriage. Sana nakikinig kayo sa akin, please. Amen. Amen. Bigyan niyo sa akin ng atensyon nyo. Tumingin kayo dito because I don't want you to miss this. Amen. Ito ang layunin ni Lord. Doon pa lang sa mga pangyayari sa umpisa, pinapakita na ni Lord yung desire niya. I want to be one with my children. I want marriage. Hallelujah. I want union. All right. Sa 2 Corinthians 11:2, ang sabi ni Paul, talong tayo sa New Testament, for I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband that I may present you, anong purpose? That I might present you as a chaste virgin to Christ. Paul catching the thought of God, catching the vision of his purpose. Hallelujah. Inapply niya sa kanyang ministry, ang sabi niya, kayo ay in-espouse ko sa iisa. At yun ay kay Kristo. Susundan niyo ba ako? In-espouse ko kayo sa isang lalaki. Ano ibig sabihin ng espousal? Engagement. And this is Paul. Sa simula ng church ages. Ang magagawa lang ni Paul ay ano? I-engage ang iglesia. Pero ang kanyang layunin sa dulo, pagkatapos ng engagement, ay maipresenta ko kayo sa kanya as a chaste virgin. What's that? Paul, even catching the shadow of, amen, what happened in the Garden of Eden, amen, ay in-apply niya sa kanyang ministry. Alam niya, panahon yun na si Kristo ay kumuha ng bride, nagpalabas ng bride sa kanyang tagiliran. At ngayon, nandito ang isang propeta sa simula ng church ages. Remember, yung unang messenger, saka last messengers lang, ang parehong propeta. Yung nasa gitna, yung mga messengers sa gitna ay puro, ano, reformers. Pero si Paul ay isang propeta. Kaya siya ang may karapatan na mag-espouse. Engage ko kayo. Parang si Brother Ray, sinamahan yun yung people nung marap sa tatay. Ang Diyos, sinamahan si Pablo para engage ang nobya. The pillar of fire came. Nagpakita kay San Pablo at binigay siya ng direksyon na malinaw, itong layunin ko, kaya kita tinawag. Papakita ko ang layunin ko sa iyo. At nakita yun ni Pablo, ang layunin ay ano? Ipresenta ang nobya kay Kristo bilang chaste virgin. Pero nung panahon yun, it's just engagement time. Pero nagpatuloy siya, but I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve, so nakita nyo, bumalik siya doon sa Genesis, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. So, sabi niya, natatakot ako. Problema, natatakot ako kasi baka ang serpente, amen, katulad ng pagka-daya ng serpente kay Eva, ay madaya din kayo. Amen, sa pamamagitan ng katusuhan nitong si Satanas. Amen, at kayo ay makurap sa inyong pag-iisip mula sa kasimplihan na nakay Kristo Jesus. In other words, yung puro, yung simpleng ebanghelyo, amen, ay babaluktutin ng mga tao. Amen. Nakita niya na yun, darating sa hinaharap at susubukan na ano, dayain ang nobya na in-engage ni Paul. Sabi niya, natatakot ako, baka hindi mangyari na kayo ay may present ako na virgin. Katulad ni Eva, bago pa siya, praise the Lord, bago mangyari yung tawag dito, yung kalubusan ng union. Alam niyo kung ibig sabihin? Diba? Bago mangyari yung kalubusan ng union nila ni Eva, ay naunahan siya ng serpente. At alam natin, sabi na ating propeta, amen, na yung Eve na lumabas kay Christ sa church ages, hallelujah, ano? Praise the Lord, she fell at Nicaea, Rome. Bakit? Yun na nga yung takot nitong si San Pablo, baka merong mandaya sa inyo. Baka merong, amen, mag-seduce sa inyo. And they were seduced by the Roman, amen, system.
Diba? Sila yung nag-compromise doon. Nakipag-isa na sa Nicaea, Rome. Sabi ni Brother Branham, that Eve fell again. That woman fell again. Pero sabi niya, praise the Lord, I see Eve coming. Amen. At the end of the age. I see another Eve coming that will not fall. Can never fall. Amen. Dadayain ni Satanas hanggat maaari, pero hindi pwedeng madaya. And we're talking about the bride in this age. So, ang nagawa lang ni Paul, this is the lesson. Ang nagawa lang ni Paul, hindi niya na ikasal. Hindi niya na ipresenta ang bride as a virgin. As a chaste virgin. Bakit nga? Nahulog. Diba? Kaya kailangan ng isa pang propeta sa dulo ng panahon para tumupad ng layunin ni Lord. Kailangan lumipas ang 7 kapanahonan ng iglesia para ang iglesia ay maparating niya, amen, sa kondisyon na sila'y dalisay na. Amen. Handa na sa tunay na kasalan. Lubos na natubos. Lubos na nalinis. Na-purify. Doon sa mga katuroan ng church ages. Kailangan buksan ang mga tatak. Can you say amen? Para ano? Para malagay sila sa kondisyon na pwede na silang ipresenta as a glorious church without spot or wrinkle. Nang isa na namang propeta. Remember, sabi ng ating propeta, ang layunin ko, amen, hallelujah, ay mabihisan ang nobya ng salita. Hindi lang yun. Ako'y narito para ipakilala ang nobya kay Kristo. Hallelujah. Tingnan natin yung susunod na slide. Ephesians 5:25. Sabi niya, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Alright? So identify natin kung kailan na ito pa dyan. Alright, scripture ito, advice ni Paul sa mga mag-asawa, pero dahil sa message, meron tayong mas malawak na tingin dito sa scripture. Christ also loved the church. So, binalik tayo sa relasyon ng iglesia sa kanil Kristo. Sabi niya, kayong mga asawang lalaki, mahalin niyo ang inyong asawa katulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia at ibinigay niya ang kanyang sarili para sa kanya. Alright? Kailan minahal ni Christ ang iglesia? Bago pa tayo sumampalataya, minahal na tayo. Bago pa kayo lumitaw, minahal na kayo. When you were yet sinners, Christ died for you. Hallelujah. And gave himself for it. Kailan nangyari yun? Kalbaryo. Binigay niya na ang kanyang sarili. But then sa verse 26, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Bakit kailangan niya i-sanctify? Kasi nga nakita ni Paul, siya ay madudungisan ng turo ng tao muli. Bago siya may presenta kay Kristo, madudungisan siya. Oh my. Kaya dumating yung mga denominations, dumating iba't ibang church ages. Amen. Nakita natin yung illustration ni Barnabas ng padilim, yung mga bilog. Hanggang sa Laodicea, amen, konting-konti na lang yung liwanag. Praise the Lord. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Sino tumupad niyan? Sino nag-sanctify? Anong pinanglinis? Ang salita. Amen. Kailan ginawa yan? Throughout the ages. Amen. At especially sa ating panahon, may dumating na mensahe na lubos na maglilinis sa iglesia. Binuksan, hallelujah, ang fountain sa gitna ng iglesia para ano? Para lubusan tayong masanctify. Nang buksan ng mga tatak. Can you say amen? And we were washed by the washing of the word sa pamamagitan ng ministry ng propeta. And then, ang sabi doon, that he might, what? Present it to himself, a glorious church, not having spot or wrinkle, hallelujah, or any such thing, but that it should be holy and without blemish. I ask you, kailan yan nangyari?
Kailan ang katuparan yan? Sa dulo ng church ages. Pagdating ng bride age. Amen. Ay diniklara ng propeta pagkatapos ipangaral ang kanyang mensahe. You are the sinless and virtuous bride of Christ without spot or wrinkle. Amen. At tayo ay pinresenta kay Kristo at ngayon ay nagkaroon ng union sa pagitan natin. Dahil sa panahon natin, pinresenta na tayo. Here comes the bride. Without spot or wrinkle. Kahit panadungisan ang isip nila ng church ages, pero sa panahong ito, tayo nilinis ng lubos ng mensahe. Naintindihan niyo yung purpose ng mensahe? Hindi ito para magpalaki ng ulo natin na marami tayong alam na himala, na hiwaga, I should say, at katotohanan na sabi. That's not the purpose of it. People miss it. Ministers miss it. Akala nila, the opening of the seals, that in itself is not the purpose. Yung opening ng seals is only to bring you to Christ. Pero maraming mga ministro, they got hung up on the seals. Naintindihan niyo yun? Even the doctrines is not the end purpose. Even holiness is not the end purpose. Sanctification is not the end purpose. Isa-ibig, kailangan ng daanan niyo yan para kayo madala na isang sakdal na iglesia kay Kristo. Paano kung tumigil tayo sa sanctification? Eh di naging mga Pentecostal lang tayo. Eh baka mas mahigpit pa yung mga Pentecostal one sa atin. But it's not the end purpose. Hindi yung malaman natin mga hiwala, hiwaga sa Biblia, hindi yun. Hayaan yung mamalat ako kasi I'm excited about this truth. Hallelujah. Okay, nasabi ko nila, na-hung up sila, amen, na-preoccupied sila sa lulhati ng mga katotohanan. And ministers, they fight over these truths. Missing the very purpose. Masyado sila nang preoccupied yung pitong tatak ginawa ng 14 seals. Because they missed the purpose. Even the seals is not the end purpose. Yung isang kaluluwa ginagawang dalawa. Bakit? They missed the very purpose. Nahang up sila doon sa truth, sa doktrina. Amen. Paikot-ikot na lang yung pagtuturo nila doon sa favorite doctrine nila. Kaya yung isa nagiging dalawa. Yung isang Panginoon nagiging dalawang Panginoon. Diba? Yung holiness nagiging dahilan para maging mga legalista. Because they were hung up on the details. Missing the very purpose. Ang purpose ng lahat na ito ay dalhin tayo kay Kristo. Makipag-isa tayo sa Kanya. Maging kaisa natin ang salita. Hallelujah. Sabi ng ating propeta, yung trumpets. Amen? Trumpets are for the Jews. Sabi yung seven trumpets na umalingaw-ngaw sa mga kapanahon ng nagdaan. Amen? Ay mga persecutions. Ang dami hindi nakaintindi bakit kailangan danasin ng mga Israelita yon. Pero sabi natin, propeta, it's the tender hand of Jehovah. Para ano? Para dalhin sila sa kanilang lupang pangako. Para balik sila sa Israel. Balik sila sa Jerusalem. Bakit? Kasi doon nila makakatagpo ang kanilang Mesiyas. Kailangan silang turuan sa mga dinanas nila dahil ang layunin ni Lord, dalhin sila sa akin. Magpakilala ako sa kanila. Makilala nila ako bilang manunubos at Mesiyas nila, bilang asawang lalaki nila. Yung persecution ay hindi purpose. But people got hung up on that. Sabi kong totoo yan, Diyos, bakit nagawa niya yan? Pinili niya, bakit tapos inaya niya gano'n? They missed the purpose. Ang dahilan na yan, dalhin sila pabalik. Yun ang natulak sa kanila pabalik sa Israel.
Kung hindi sila hinayaan ni Lord na ma-persecute at pinagpala ng uso sa iba't ibang lugar, hindi nila gugustuhin bumalik. Pero hinayaan niya yung mga diktador, amen, na ma-anoint ng mga demonyo para sila'y silin. At yun ang dahilan kaya unti-unti sila ay bumalik. Kaya sabi ni Brother Branham, nung after ng Second World War, I believe it was, amen, sila'y sumakay sa aeroplano at yung mga matatandang Hudyo ang sabi, ito'y fulfillment ng prophecy. Nakita, sabi ng Biblia, tayo iatid niya. Amen, sa pamamagitan ng mga pakpak ng agila. Ang sabi niya, kita niyo yung aeroplano, parang agila. At tayo ngayon, ay, hallelujah, pinasan ni Lord. They know the scripture na kailangan bumalik sila sa kanilang promised land. At ang dahilan ay para makatagpo nila si Kristo, ang Mesiyas. Yung trumpets para sa mga Hudyo. Pero yung selyo ay para sa bride. Hallelujah! Yung mga tataka hindi minuksan para lang maging mahusay tayo sa doktrina. Maging magaling tayo sa minister's meeting. Kaya minuksan niyo para ano? Para matulak tayo kay Kristo. Para madala tayo kay Kristo. Wala akong pakilam kung gano'ng kalalim ang turo sa church nyo kung hindi kayo nadadala sa personal na relasyon kay Kristo. You're missing the purpose. Amen. Lahat ng pagsusumikap natin, lahat ng plano natin, lahat ng pagnanasa natin, magkaroon ng church, magkaroon ng campground, whatever it is, ang purpose ay ano? Ang ilapit kayo kay Kristo. Ilapit kayo kay Kristo. Hindi para magtayo ng isang grupo. Hindi para ilapit kayo sa akin. Because if we do that, we're missing the purpose. Ang layunin ni Lord, pinakita niya sa atin. Ano yun? Dalin tayo sa Kanya. Dalin tayo sa personal relationship. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Yung mga dinanas kong persecution at yung dadanasin ko pa, kaya kong tisin dahil alam ko kung anong layunin ni Lord. Yung dadanasin nyo pa ay kaya nyong tisin kung alam nyo ang tunay na layunin. Hallelujah. You know, dun sa Bohol, merong mga sumisita sa atin. At merong mga taga rito yata na nakikisama dun sa ideyang yun eh. Nang sabi, bakit lahat lang ng outreach nyo nilalagay nyo ng karatula na Elect Bride Assembly? Of course, outreach eh. In the first place. Lalo na kung hindi pa sila, amen, na-ordain yung minister doon, outreach natin yon. Amen, ano ba kung dalhin nila yung pangalan natin? Una-una, sinong gusto na maging illegal? Hindi tayo nahiniwala. Amen? So, fly-by-night experience. Kung kailangan nyo magparehistro, kailangan din magparehistro ng church. Alam niyo ba na merong mga believers ng message hanggang ngayon, hindi pa baka get over dun sa rehistro ng sect? Oh my! Kaya sabi ko dun sa mga taga-Bohol, wag na wag niyong papansinin yan. Amen? Dahil inahatak kayo pababa. Sayang yung oras niyo para makipag-diskusyon tungkol dyan. Amen? Yung karatula, it's not the purpose. Yung registration is not the purpose. Amen? Sabi ko sa kanila, palitan nyo yung mga karatula nyo kung gusto nyo. Gusto nyo ilagay Iglesia ni Kulapo. Kung gusto nyo. Basta dalhin nyo si Christ, dalhin nyo yung tao kay Kristo. Hallelujah! Wala akong pakilam kung anong gusto nyo ilagay dyan. Basta dalhin nyo yung tao kay Kristo. Dahil yun ang layunin. Yun ang layunin ng mensahe. And we should catch that vision. Amen. Mga kabataan, ano man ang ginagawa nyo, ano man ang karirang gusto nyo, make sure naka-align doon sa layunin na yun. Madadala ba nito ang aking mga anak kay Kristo? Mabadadala ba ako nito sa mas malalim na relasyon sa Kanya? Negosyo, you align that with that.
Sweldo nyo, paano nyo i-align? Paano nyo gagastusin ang inyong mga pera? I-align nyo sa purpose. Diba? Dahil lahat ng iba pa ay maglalaho. Lahat ng iba pa ay mawala ng kabuluhan. Yun lamang layunin ni Lord. Hallelujah! Ang tunay na magtatagal at hindi lilipas. Bakit nyo aksayayin yung energy nyo, yung pera nyo, o anumang bagay sa mga bagay na lilipas? Pagkatapos nyo malaman kung ano ang tunay na walang hanggan at tunay na mahalagang bagay. Let's align everything with that purpose. Hallelujah. Alam nyo, sabi sa James, chapter 5, verse 7. I think this is slide number 9. Be patient, therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Muli, kayo mga believers, kayo nakikinig sa pangangaral ko, when is the coming of the Lord? This is the coming of the Lord. Be patient, therefore, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waited for the precious fruit of the earth and had long patience for it until he received the early and latter rain. I asked you again, who is the husbandman? Amen? Amen. Hallelujah. The Father is the husbandman, ang sabi natin, Panginoon. At kayo, mga punong kanyang inaalagaan. Tama ba yun? Kayong hardin inaalagaan niya. At ang sabi dito, yung husbandman, Christ, ay naghihintay ng may pagtitiis, buong pagtitiis. Amen. Para sa ano? Para sa mahalagang bunga ng lupa. Hindi lang basta pagtitiis, long patience. Alam niyo kung bakit? Alam niyo yung purpose na nandoon sa binhi na kanyang tinanim. Alam niya kung anong klase ng binhi yung tinanim niya. At may sampalataya siya doon sa bining yun. Naintindihan niyo ba? Kaya nung itanim niya yun, hindi siya nag-aalala, tutubo kaya? Anihin ko kaya ayon doon sa binhi na itinanim ko? Hallelujah. Yung binhi na tinanim ko. Yung kaya ang klase ng prutas na aking maaani, may tiwala siya sa klase ng binhi na itinanim niya. At sabi, naghihintay siya hanggang sa pagdating ng coming of the Lord. Hanggang sa pagdating ng, amen, ng former and latter rain. Sabi ni Brother Branham, amen, this is teaching ng message, amen, yung former and latter rain ay lalakpak ng sabay sa huling panahon to signal harvest time. To signal the precious fruit is coming to maturity. At sabi dito, ang Panginoon naghintay ng may pagtitiis. Amen. Kahit nakita niya yung mga kakulitan natin, tiniis niya. Yung mga kahinaan natin, tiniis niya. Amen. Yung mga pagkukulang natin, tiniis niya. Amen. Dahil alam niya, pagdating ng araw, yung itinanim niya ay tutubo ayon sa pagkabinhiin ito. Hindi siya natatakot. May lumabas kayang spotless bride? May lumabas kayang virtuous bride? May lumabas kayang iglesyang katulad na katulad ko? Alam niya, tinanim niya yun. At dahil doon, naghihintay siya ng may pagtitiis. Oh my Lord. Hallelujah. Tulungan tayo natin, pero ang nabi ko pa sasabihin, sabi ko, saglit lang, but I got carried away. Hindi ko alam kung okay lang sa inyo yung nangyari. Amen? Oh God. Last quote. Last slide, yung pinakahuling slide. Second to the last slide, saka yung last slide, ina lang. Quote from the prophet,
resume of the ages. Binasa ko nito minsan dati. Pero this will sum up yung purpose na nakita ni Barbanam. He caught it. Amen. At pasalamat tayo ng propeta na catch niya ang tunay na layunin ni Lord. Sabi niya, not for one moment do I bring a message to the people that they may follow me or join my church. That's not the purpose. Or start some fellowship and organization. I have never done that and will not do that now. I have no interest in those things, but I do have one interest in the things of God and people. And if I can accomplish just one thing, I will be satisfied. Ano kaya yun? Next slide. That one thing is to see established a true spiritual relationship between God and man, wherein men become new creations in Christ, filled with His Spirit, and live according to His Word. I would invite, plead, and warn all to hear His voice at this time and yield your lives completely to Him, even as I trust in my heart that I have given my all to Him. God bless you, and may His coming rejoice your heart. Tayo lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Surely we can sing that song, Here Comes the Bride. And we'll be spot on, Lord. We'll be right. We'll be correct. Because it is the age of the bride. It is the time when she is presented as a glorious church with that spot or wrinkle to you, O God. And may your ministers here, kahit siya, kano sila kabata, kahit kano sila katanda, makita nila yung layunin yun. Ang ministry nila, i-align nila dun, Lord. Hindi ang sariling ambisyon, hindi ang sariling agenda ang mag-guide sa kanila, but this purpose, this revelation of your will. Katulad ng sabi sa Ephesians chapter 1, amen. In the age, in the fullness of times, ang layunin mo, Panginoon, ay i-gather ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at sa ilalim ng lupa kay Kristo Jesus. And one of these days, lahat ng mga nauna na sa langit, lahat ng mga nasa lupa pa, nasa ilalim ng lupa, I should say, at lahat ng mga buhay na nasa lupa, ay may ipon lahat sa iyo, madadala sa iyo, because that's the finality of redemption. That's the end purpose. Ang dalin kaming lahat, papalik sa iyo. Kaya kung mga ministrong naririto, yan ang makita nila. Ano mang gawin nila, ay ilinya nila sa katotohanan yan. Tinawag tayo para ibalik ang tao sa Diyos, kay Kristo. Ang sabi dun sa binasa namin, Lord, gagawin mo kaming kingdom of priest. At ngayon, maintindihan awa namin na ang mga saserdote ay binigyan ng clearance, ng karapatan para pumasok sa kabanal-banalang dako. Para malaman ng mga lihi mo. At yun kami, natupad yun ngayon, Ama. Yung sinabi mo dun sa Genesis ay natupad ngayon. Ngayon, we are a kingdom of priests. Yung hindi natupad sa mga Israelita ay natupad sa amin. Hindi lang ang pastor ang saserdote, hindi lang ang evangelist, hindi lang ang fivefold ministry, kundi ang bawat isa sa amin. We are a royal priesthood.
We are a kingdom of priests. Bawat isa ay saserdote at may access sa kabanal-banalang dako. Para marinig ang lihim mo, malaman ang isip mo, nang sa ganun, paglabas namin sa mga tao, ay ma-represent ka namin sa kanila. Hindi lang ang ministro, kundi ang bawat isa. And to bring you to the people, to manifest your power to the people. Hindi kailangan ang pastor lang ang magpatong ng kamay. Bawat isa'y saserdote. Dala-dala nila ang presensya mo. Dala nila ang kapangyarihan mo. They represent you to the people. Pwede nila ipatong ang nilang kamay at sila'y gagaling. Pwede silang mangusap at sila'y makakapag-impart ng buhay na walang hanggan. Dahil ginawa mo silang mga saserdote sa huling panahong ito. Lord, even as we pray tonight, huwag namin kalimutan. That's the purpose of it all. Ang madala kami sa iyo at gawing kaming mga saserdote para i-represent ka namin sa huling panahong ito. In Jesus Christ's name is my prayer. Sa ilang sandali, taas natin kay Lord ang ating mga request. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. We love you, Jesus. Yes.
I know I am the bride that you're returning for. Dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to you. I'm not hung up on any of those things. Your heart means everything to me. Let's just sing it as we race tonight. Hallelujah. We'll sing. Let us rise. Amen. Let's sing it to Him. I will worship you. Hallelujah. And I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything. Do that, please. Amen. I will give everything. Give everything. To you alone. Hallelujah. Sing it one more time now. Let's raise our hands to Him. I know I am the bride that you're returning for. Dressed in garments white and wrinkle-free. I have the earthly love that I am holding to. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything, I will give everything to you. Great Heavenly Father, I humbly draw ourselves unto your presence tonight. Thank you, Jesus. Kami po'y nagpapasalamat na lubos si Ama. Yes. Na ang hiwaga ng pagkakaisa. Ang maging kaisa mo, O Diyos, ay naunawa na amin ngayong gabi sa pamagitan ng iyong salita. Pinasasalamatan ka namin. At ang iyong anak na naging aming katwiran sa harapan mo, salamat po, ay binibigay namin lahat sa Kanya. Ang papuri, ang pasasalamat at pagkadakila. Yes. Sapagat Siya ang may akda ng aming kaligtasan at ng aming pananampalataya. Purihin ka, O Diyos, sa gabing ito at pagpalain po kami at bawat isa na naparito ngayong gabi. Yes. Sa aming pag-uwi, thank you. Nawa ay matupad sa bawat isa na kami maging kasangkapan mo. It's a prayer. Na ilapit namin ang lahat ng tao. Yes. Sa iyong anak. That's it, Lord. Sapagkat ito ang layunin kung bakit mo siya sinubog. Siya nga po. Marami pong salamat. Amen. Amen. Pagpalaan kayo ng Panginoon. Tapos natin gawain. Magkamayan tayo. Alisanin natin ang tahimik. Ang sanktuaryo, kamahayin tayo sa isa't isa. Amen. God bless you. Lahat ng gusto pang magbigay ng kanilang offering bago umalis, you're welcome to do that. Amen. As we go in the name of the Lord. Yes? Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Thank you.
You're the one who means everything to me. I know I am the bride that you're returning for. Dressed in garment white and wrinkle free. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me. Oh, I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything, I will give everything to you alone. Though I am the bride that you're returning for, dressed in garments white. Bibigay para sa'yo.